Meron din mga meron ng mga bunga. So ang problema lang doon mga kababayan ay meron ako nakita doon. Tingnan natin mamaya. Dahil may problema sa kanyang bunga. Hindi tulad doon sa baba, yung unang tanim namin na walang problema sa kanyang bunga, no? So medyo dami na yung ano, may sakit ng bunga ng kamatis mga kababayan. Hello po mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat dyan. Kumusta na kayo dyan? So, nandito ako ngayon sa King Bukirin, dito sa bagong tanim nga kamatis. Pinisita ko na naman mga kababayan para matingnan kung anong kulang sa ating mga tanim dito. At tulad pa rin ng dati mga kababayan dito, walang tigil ng init, no? Walang ulan dito at laging init araw-araw. So kaya ay yung mga pananim natin dito ay kailangan nga may tubig. So samahan niyo na lang ako sa pagpunta doon ng aking mga tanim mga kababayan. So ito na yung bagong tanim mga kababayan. So ano ito? Bago ito natapos ng hawan. So maganda tingnan yung ating mga tanim dito. So punta tayo dun sa baba mga kababayan para ma-check natin yung mga bunga ng ating mga bog. I-check natin yung mga bunga ng kamatis mga kababayan. So ito yung mga kamatis natin mga kababayan dito. Maganda na tingnan mga kababayan kasi lahat sila ay may mga bunga na naman mga kababayan. Meron na po silang mga bunga. So ayun mga kababayan, makita natin yung mga tanim na ang ganda tingnan mga kababayan, no? Dahil lahat ay mga kamatis lang yung nakikita natin, wala na yung mga damo. At maganda tingnan mga kababayan kahit laging init dito. So ayos lang, no?
dahil naglalagay kami ng tubig dito mga kababayan, bawat puno ng kamatis. So ngayon ay nakikita ko mga kababayan nga yung mga bulaklak ay marami, sobrang dami po yung mga bulaklak. At saka meron din mga meron ng bunga. So ang problema lang doon mga kababayan ay meron ako nakita doon. Tingnan natin mamaya. Dahil may problema sa kanyang bunga. Hindi tulad doon sa baba, yung unang tanim namin na walang problema sa kanyang bunga, no? Ang gaganda tingnan yung mga bunga doon sa kabila. Pero dito mga kababayan ay napansin ko nga mayroong problema. Kaya ay paisip ako na kapag ito ay dumami, parang malagay ng alanganin ang puhunan ko. Malagay sa alanganin ang aking puhunan. Parang hindi maganda. Parang hindi maganda ang takbo ng itong gulay kapag yung nakita ko kanina nga sakit sa kanyang bunga ay magpatuloy. So sana nga ay hindi na magpatuloy mga kababayan ang kanyang sakit sa kanyang bunga. Dahil po ay matindi po ang kanyang sakit dahil doon sa kanyang bunga ay may puntik-puntik doon, no? So kaya ay para akong natakot kapag yun ay umatak dito sa aking pananim, at siguradong ako ay hindi mabalik ang aking puhunan mga kababayan. So itong puhunan dito ay medyo malaki-malaki na rin kasi po ay simula sa pagbili ko ng mga buto hanggang sa pagtanim at pag-alaga. So minsan ako kasi ay laging busy. So meron lang ako mga tao nga sila ang nag-aalaga nitong aking pananim. So ako ay kapag nandito lang ako palagi, so lagi akong makadalaw dito sa aking pananim. Tulad ngayon pala, nandito ako kasi sinabi ng tao ko nga may diferensya ng ating kamatis yung bunga. So sabi niya ay check muna doon, pakitingin muna para makita mo kung ano ang dapat gawin. Meron ka bang mga kakilala nga nalaman nila kung ano ang gagamitin ng mga medicines, anong kailangan niya gagamitin para i-spray ng ganyan nga umatak ng ating mga pananim. So kaya mga kababayan ay nandito ako para i-check itong aking pananim. So medyo ako ay kinakabahan kasi alam mo naman nga tayo'y mamumuhunan, di ba? Mahirap mga kababayan ang mawalan tayo ng puhunan. At least ngayon ay nandito ako at titingnan na lang natin ang sinasabi nila nga may diferensya ng bunga ng kamatis mga kababayan. So dito tayo sa kabila. Ang sabi niya sa akin ay galing daw ito sa dahon tapos papunta ng bunga. So doon mag-attack ng bunga ang puntik-puntik bitaw mga kababayan, no? So mahirap talaga. So ako ay tag-alala
kasi medyo malaki-malaki na rin itong puhunan nitong kamatis na itong mga kababayan. So dito tingnan natin. Dito ay wala pa akong nakikita dito mga kababayan. At pagpatuloy natin yung paghanap ng sinasabi nila nga may diferensya ng mga bunga dito. Kasi napasabi ako sa kanila nga kapag makikita natin nga ang dami ng mga difference ng ating mga bunga ng kamatis. So, ano na lang, no? Hindi na lang natin alagaan at tatanim na lang tayo ulit para ma-recover natin yung puhunan natin. So, dito mga kababayan, at wala pa rin ako nakikita. Pero ipagpatuloy ko yung mga paghanap ko dito ng sinasabi nila nga may problema. Kasi baka hindi ko lang nakikita, kaya ay samahan niyo na lang ako sa paghanap ng mga bunga nitong ating mga pananim. Dito nga sa head mga kababayan, parang meron akong nakikita ng problema ng bunga. So, tingnan natin mga kababayan. So dito mga kababayan, meron akong nakita dito nga ano, bunga ng kamatis na may diferensya. So ito pala yung sinasabi nila, nga kapag dumami ito ay makasisira ng mga bunga dahil may mga puntik-puntik siya sa balat ng kamatis mga kababayan. So ito, ipakita ko sa inyo. So ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo yung kanyang bunga. So ito pala mga kababayan, ano kayang dapat natin gamitin para mawala itong puntik-puntik mga kababayan. Ito. So kapag ganito yung ating ebenta, siguradong ayawan ng mga buyer natin. Kasi ang pangit po tingnan mga kababayan. Sana po ay hindi na ito dumami mga kababayan. Pero tulad sabi ng nag-alaga dito nga, nung una daw nakatanim daw siya ng ganito rin nga klase nga ano, mahirapan daw siya magbenta doon sa palengke dahil may problema ng kamatis. So tulad nito, so mayroon siyang heat difference. Okay lang sana kung ma-diretso tayo doon sa plant cells.
Ito pala yung problema, mga kababayan. Ang pangit tingnan, no? Ano kaya yung pwede natin i-spray para titigil itong problema ng ating kamat? So ito yung problema ng ating kamatis dito, mga kababayan. So kung meron kayong nalaman na pwede natin gamitin para mawala itong, para matanggal natin itong mga sira sa balat ng kamatis, paki-comment na lang, mga kababayan, sa Peking Bumbay para mabili ko agad. Kung kayo ay nakatanim na rin ng ganito at nagbili, meron kayong nabili nga gamot para sa gamot ng kamatis, so i-chat ninyo agad ako, mga kababayan, para mabili ko, para ma-recover ko pa itong aking kamatis, dahil po ay medyo malaki-malaki na ang aking puhunan dito. So kapag nakita ko nga, kapag makita ko nga lahat nga ganito na ang bunga ng aking kamatis, ay mapipilitan ako nga pababayaan ko na lang, no? At tatanim ako ulit para mabawi yung puhunan ko ng aking kamatis, mga kababayan. So ganun lang talaga ang buhay, no? Minsan tayo ay manalo, minsan din tayo ay matatalo. So ngayon, hanggang hindi pa lahat itong may sira, so hindi pa ako nawala ng pag-asa. So ako ay ipagpatuloy pa rin yung pag-alaga habang nakikita ko pang hindi pa lahat ng bunga ng kamatis ng ganito, mga kababayan. So yung iba ay wala pang mga problema, no? Sana nga hindi na magpatuloy, dahil sobrang sakit. Pero wala tayong magagawa kapag yun talaga ang mangyari ng ating mga pananim. So medyo dami na yung may sakit ng bunga ng kamatis, mga kababayan. Kung meron kayong nalaman nga para pang ispray ng tulad ganito, tulad ito, mga kababayan, ay comment na lang kayo ng aking vlog para mabili ko agad, para ma-recover ko itong aking mga pananim, mga kababayan. So yun lang, mga kababayan, no? Salamat sa inyo, ha, no? Kung nakailam mo kung unsay atong i-spray, aning mananapa, at i-chat na lang ninyo ako. So salamat sa inyong lahat, mga kababayan, nga walang sawa nga nagasubaybay ng aking YouTube at saka sa aking Facebook page, no? Peking Bumbay. Maraming salamat po sa inyong tanan. Ako ay masaya dahil nandito, nandyan kayo palagi na nagasubaybay ng aking YouTube. At yan ay laking tulong na yan sa akin, para ako ay makatulong din sa mga kapwa natin nga katutubo, nga mas mahirap pa kaysa akin, mga kababayan.
So yun lang. So maraming salamat po sa inyong pagpatuloy nga pagsuporta sa akin. Maraming salamat po. God bless you. Bye-bye.